Dating sundalo na mapalad na nakapasa sa application process ay maghahanda na sa pagpasok sa panibagong yugto ng matinding training. Five na lang mula sa gitna! Cut! Hindi lang lakas at determinasyon ang masusubok sa pagkatao ng isang trainee, pati na rin ang kapasidad ng pag-iisip na hindi aayaw o susuko sa lahat ng hirap at pagsubok na kanilang kakaharapin. Sa loob ng 16 na linggo o halos 4 na buwan na training sa Candidate Soldier Course, sila ay sasanayin sa Basic Military Training upang mabago ang kanilang pananaw at pag-uugali bilang sibilyan patungo sa aspeto ng militar. Huhubugin ito ang pisikal, mental at psikolohikal na katangian ng training na kalaunan ay magiging parte at miyembro ng regular force. Sila ay nagbahagi ng kanilang kwento na nagpatibay pa ng kanilang kalooban. Sa Candidate Soldier Course, itinuro sa kanila ang transformation, basic squad training, war fighting, at aplikasyon ng kanilang mga natutunan. Sa transformation module, sila ay tuturuan na mai-adapt ang sarili sa military environment upang maihanda ang sarili bilang isang ganap na sundalo ng Philippine Army. Samantala, sa basic squad training naman ay sasanayin sila sa tamang paghawak at paggamit ng basic squad weapons and equipment upang mahubog ang liksi at kilos sa iba't ibang senaryo sa combat operations. Lahat ng ito ay kanilang pinagdaanan. Halo-halong emosyon ang kanilang naramdaman. Nariyan ang sakit ng katawan, antok, takot at lungkot na di maiwasan na maisip ng isang trainee na sumuko na lamang. Ikaw, uuwi ka na! No, sir! Kayo ba? Yes, sir! Mabuti na lamang ay nariyan ang kanilang pamilya na nagpapalakas ng kanilang loob. Nangibabaw din ang kanilang pangarap para sa sarili at pamilya, kasama na ang determinasyon na malampasan ang hirap sa loob ng training camp. Akin po, natutuwa po ako kasi alam ko naman na matutupad din kasi sa lakas ng determinasyon niya sa buhay, alam kong mga pangarap niya matutupad. Yan, tangkap na namin. Nagdarasa na lang po kami para sa kabutihan niya kung anong mangyari dito sa sa open house ng mga kandidatong sundalo at halos 4 na buwan na nilang pananatili sa training camp, sila ay binisita ng kanilang mga pamilya, kaibigan at mga mahal sa buhay. Bulungan! Sa puntong ito, natapos na nila ang Candidate Soldier Course at naghahanda na muli sa panibagong kursong Infantry Orientation. Ito ay may 60 training days para sa miyembro ng infantry squad and fire team na naglalayong mahasa ang kanilang kaalaman
skills at ugali sa jungle, mountain, and urban operations. Sa pagsasanay na ito, ituturo ang basic individual warfighting skills, infantry squad integration, operational environments, at culmination exercises. Sa mga mag-a-apply na sa Philippine Army, kunting tiyaga, determinasyon ang kailangan. Para makasurvive sa training naman is sumunod ng sumunod ng sumunod. Ini-encourage ko kayo na pumasok sa Hukbong Katihan ng Pilipinas ng Armed Forces of the Philippines upang makatulong sa ating bayan. Kaya join Philippine Army. Huha! Sa training, naranasan ko yung gutom, pagod, lungkot, at yung awa sa sarili. Sinabi ko sa sarili ko, hindi lang naman ako ang nahihirapan sa ngayon. Hindi lang naman ako ang nagugutom sa ngayon. Kung kaya nga nila, bakit hindi ko kaya? Mararanasan nyo rin ang mga naranasan ko. Ang maipapayo ko lang sa inyo, kung kinaya ko, bakit hindi nyo kaya? Lahat ng paghihirap na dadanasin nyo ay may katapusan. Sakripisyo at serbisyo, ito ang kahulugan ng pagsusundalo. Hindi ito para sa lahat, ngunit ang sinumang may masidhim pagnanais na makapaglingkod, isantabi ang sariling kaligayahan para sa kaligtasan ng karamihan at handang manilbihan para sa kapayapaan ng ating bansa ay malugod naming tatanggapin. Ngayon, higit kailanman, kailangan ng ating bansa ang magigiting, matatapang at mabubuting sundalo. Sa ngalan ng buong 9th Infantry Spear Division at ng Joint Task Force Bicolandia, hinahamong ko kayong maging kasapi ng isa sa pinakamarangal na profesyon ng ating bansa, sumapi sa Hukbong Katihan ng Pilipinas. Isang malaking desisyon ang pagpasok sa pagsusundalo dahil ito ay laban ng pangarap, pamilya, organisasyon at ng ating bayan. Para tuluyan na natin makamit ang tunay na kapayapaan na ating inaasahan. Para sa bayan.